ulit yung mukha ko, guys. Ayan. And so as you can see, ito, ayan. 1, 2. Ito, meron na ito. Medyo pahil na siya. Meron ito. And then, ang dami ko dito. Sa jawline ko. Ayan, pati dito sa baba ko. And then, ito pa, completely healed na siya. And then, meron dito. So, ang dami ko man. Peklat talaga sa face. Hey everyone, good day. This is Ara and welcome back to my channel. Yes, so guys, familiar ba kayo nito? So I'm sure nakikita niyo na to sa mga social media platforms anywhere. Ako madalas ko tong napapansin sa Facebook. And yes, I'm telling you, sobrang galing ng marketing ng product na ito. And that being said, yung episode natin for today is about my honest feedback sa product na to. Kung ano yung mga nagustuhan ko and at the same time, kung bakit ko tinigil gumamit ng product na to. So yes, tinigil ko siyang gamitin, guys. So if you're interested, please keep on watching. But before that, please support my channel, subscribe, and hit the notification bell so that you'll get notified once I upload a new video. Okay, so yung product na ito is called Collagen Firming Sleeping Mask. Again, nakikita ko ito madalas sa Facebook. Sobrang daming videos about nito. And honestly, talagang na-convince nila ako kasi parang pinapalabas kasi doon sa videos na talagang nakakatanggal siya ng pimples, nakaka-minimize, and nakaka-brighten ng skin. So yes, na-convince akong gumamit ng product na ito. Talagang naisipan ko kasi na baka umepekto dito sa mukha ko. So as you can see, I have a long history of suffering from hormonal cystic acne. So meron actually akong video about niyan. So you can actually watch sa mga hindi pa nakakapanood. So yes, noon pa lang alam ko na yung skin ko is acne prone na siya, very sensitive, and according to my derma noon, yung skin ko is categorized as dry and oily skin. And because of that, talagang nahihirapan akong pumili or maghanap ng perfect product, skincare product para sa skin ko. And sometimes din, yun din yung reason, no, kung bakit sobrang nag-experimental ako in terms of using and trying skincare product. Kasi yun nga, regardless if may ilalagay ako or wala, talagang madami na talaga yung tagyawat ko, guys. So, para ipakita ko sa inyo, yung face ko kasi is parang sobrang clear sa malayo. But then sa malapit, ang dami ko ng acne scars. So, yan. Ibang angulo lang yung gamitin natin, guys. Ayan na siya. Ayan!
Ayan, di ba? Dami ko ng acne scars. Ayan. Okay. Ayan. So, pumili lang tayo ng magandang angulo para hindi masyadong visible. So, normally guys, hindi ako madalas naniniwala about skincare products na talagang nakakatanggal ng scars or nakaka-linis or nakaka-brighten ng face. But then, ito talagang napabilib ako based lang doon sa mga videos na pinapakita. So, ibig sabihin talagang ang galing ng marketing nila. Fairness. So, ayun nga, bumili na ako sa Shopee. So, one box lang. So, yung isang box niya is consist of 20 pieces. So, ganito yung itsura niya, guys. Ayan. Diba? Ang cute. Yung name pala ng product nito is Yan Jiayi. Tama ba? So, I think, hindi ako sure kung tama yung pronunciation ko. But then, yun nga, Collagen Firming Sleeping Mask siya. And, ayun, yung plano ko guys is, itest mo na yung product na to. So, for 7 days, is titingnan ko or check ko kung maganda ba yung epekto niya sa skin ko overall. And kung maganda yung performance nitong product na to. Kung satisfied ba ako. So, yun actually yung tinitingnan ko lang naman na may yan yung factors or criteria ko para masabi ko na okay, itutuloy ko ang product na to or maganda siya, di ba? Overall. So, ayun. Ginamit ko tong product na ito and as you can see, apat na lang siya. Ayan. Mm-hmm. So, para lang makita kung ano yung itsura niya. Ganito yung ano siya. Ayan. Ayan, ganyan yung itsura niya, di ba? So, sa mga nag-iisip dyan to test and buy this product, maganda to itong feedback na ibibigay ko para makatulong ako sa inyo if itutuloy nyo o hindi, di ba? So, magbibigay rin ako ng mga positive comments ko and at the same time kung ano yung reason kung bakit ko tinigil gumamit ng product na ito. Okay, so punta muna tayo doon sa mga magagandang review ko sa product na to or feedback. Number one is, ayan, ito siya, diba? First is yung packaging niya. As you can see, sobrang cute niya, diba? Very light, very handy, and portable. So, kung saan ka man pupunta, kung may travel ka, mabilis or madali lang magdala ng product na to. So, hindi siya magiging problema in terms of yung accessibility or yung handling ng product na to, di ba? Number two is nakaka-soften naman siya, guys. Okay, if the goal is to buy this product, if the goal is to soften or smoothen your skin, it can actually deliver naman. Yun actually yung first impression ko nung first day na gamit ng product na ito. Pag-gising ko sa umaga, na-feel ko talaga na nag-soften naman yung skin ko. And yes, in fairness, kung yun yung gusto nyo lang sa product na ito, kung yun yung gusto nyo ma-achieve, kayang-kaya niyang i-gawin yun or i-deliver yun. Number three is in terms of application. So, once in-apply mo na siya sa face mo, sobrang light lang nito. Feeling mo parang wala kang nilagay sa mukha. And wala naman siyang unpleasant smell. So, yun naman yung maganda niya kasi parang non-fragrance itong product na to. And parang watery siya. So, parang naghihilamos ka lang sa mukha and hindi siya sticky. So, yun naman yung maganda. And number four is in terms of price, ano siya, affordable siya. Worth it naman yung price niya sa product na ito. And yung isang box niya is 20 pieces na. So, nakakatipid ka sa product na to. Ako, to, nung ginagamit ko to, twice a day ko siya nilalagay. So, para lang mabilis yung effect niya actually. So, I think, since sleeping mask, so every night mo siya gagamitin dapat. So, ako kasi yun nga, parang experimentation yung ginawa ko. So, let's go to the reason.
kung bakit tinigil kong gumamit ng product na to. So, marami naman akong magagandang napansin or nakita sa product na ito. But, yung number one reason kung bakit ako, ba't ko tinigil gumamit nito is, number one is, dumami yung mga pimples or acne ko. So, syempre medyo pag, based on experience kasi, pag gumagamit ka rin ng new products, very normal na lang or natural sa skin na magkaroon ng reaction or adjustment. So, nagkakatigyawat ka talaga. I think yun yung sinasabi nilang purging stage, diba? But then anyway, itong product na to, since it's experimentation lang, parang sabi ko kapag gusto ko lang at least less active cystic acne yung lalabas. Alam mo yun, yung parang talagang binibilang ko siya, guys, diba? So, pag sabi ko, pag more than doon, baka hindi talaga, parang irritated yung skin ko, ganun. So, ganun nga yung nangyari sa balat ko, guys. So, day 2, lumabas na agad yung mga cystic acne. Ginamit ko pala itong product na to, guys, parang 2 weeks ago na. So, hindi ko na siya ginagamit ngayon. So, actually 6 days ko lang siya ginamit. Hindi ko na ginawang 7 kasi yun nga, feeling ko na-irritate yung skin ko kasi nagsidamihan yung mga cystic acne ko. So, more than 10 yung nagsilabasan. Yung iba nga medyo gone na kasi yun nga, 2 weeks ago na. Yung iba hindi kasi cystic, but then yun nga, nagsidamihan talaga dito. Mostly dito sa portion na to yung madaming nagsitubo ng mga bagong pimple at saka acne, cystic acne. Yun. So, ayun lang guys. Baka ganun din yung magiging reaction sa inyo. Syempre, iba-iba tayo ng skin. So, it doesn't mean na kung ano yung experience ko is magiging applicable din yung sa inyo. So, iba-iba naman tayo. So, number 2 reason kung bakit ko din tinigil na kinonsider ko din is in terms of performance lang. Okay naman siya. Again, kung yung goal is mag-soften yung skin mo, kaya-kaya niyang i-deliver yun. But then, I just realized na mas okay pa rin yung mga existing skincare product na ginagamit ko. So, in terms of performance, hindi niya ako napabilib. Kumbaga, for me, mas suitable pa rin yung mga existing product na ginagamit ko. So, yun lang, hindi ako masyado impressed kasi dun kasi sa mga videos na napanood, talagang napapawaw ka sa effect, but then sa akin, hindi siya applicable. So again, sa akin lang to guys, sa skin ko lang to. So ayun, number 3 is in terms of brightness, yung effect niya na nakaka-brighten ng skin. Sa akin, hindi ko na-achieve yun. Maybe siguro kasi 6 days ko lang din ginamit, diba? Siguro kung kinuntinyo ko pa, baka ma-reach ko na yun. But then, again, hindi ko nga na siya kinuntinyo kasi for other reason. But, for 6 days, hindi nag-brighten yung face ko. Ganun pa rin, parang walang nangyari. Number 4 din, ito, feeling ko talaga, reaction lang to ng balat ko. Kasi again, very sensitive yung skin ko. Yung ginagamit ko to, napansin ko na, antigas nandito ko guys. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero dito lang siya matigas. Hindi naman siya masakit or mahapde. But then napansin ko talaga na tumitigas yung dito ko. So hindi ko alam kung bakit. Bakit dito? So hindi ko alam kung finiform niya yung mukha ko. Kaya tumigas dito. Parang botox lang. Hindi ko alam. But then, yun napansin ko lang parang weird lang na nung ginagamit ko to. Nangyari yun dito sa mukha ko. So, anyway, hindi naman siya ganun ka-major like reaction kasi nadadala lang naman sa petroleum jelly. But then, yes, in terms of changes, at that time, nagkaroon ako ng ganun nung ginagamit ko to. So, baka yun isa yun sa mga effect din ng skin pag ginagamit mo to. So, I don't know sa iba. So, yun yung nangyari sa akin. And number 5 is yung authenticity lang ng product na ito. So, diba kasi syempre madaming fake na lumalabas since sobrang grabe nga ng hype ng product na ito. So,
of course, maraming lumalabas na hindi authentic. So, to be honest guys, hindi ko alam if legit tong product na ito, authentic tong product na to. Diba? Kasi, so, wag kayong gumaya sa akin, diba? Wag kayong gumaya sa akin. Kasi ako, naghanap lang ako sa Facebook, naghanap lang ako sa Shopee na sa tingin ko is legit store about sa product na to. Talagang nag-take lang ako ng risk guys, na naniwala lang ako, talagang instinct lang na legit tong product na ito, original to. So ayun na nga, bumili ako sa Shopee, and again, as I've said, affordable naman siya, but then yun lang yung concern ko sa product na ito in terms of itutuloy ko siya. I'm not really sure if makakakuha ako ng mga authentic or legit na product for this. Kasi sobrang prone ng mga fake products nito. So, yun lang yung mga reasons ko kung bakit hindi ko itutuloy ang product na ito. Hindi ko sinasabi na huwag nyo itong gamitin, itong product na ito. Iba-iba tayo ng skin reaction with different types of products. It's just that in my experience, hindi lang siya ganun ka-effective. Hindi siya the same doon sa promise nila or yung mga testimonies or mga videos na nakikita natin sa social media. So in terms of ingredients pala guys, yung mga nakalagay dito is meron siyang Centella asiatica, Rosmarinus officinalis, Homulus lupulus, Lavandula angustifolia. So to be honest, hindi ako familiar sa mga scientific name na ito. But then, nakalagay din dito ang plant extraction. Itong product na ito is based pala siya sa aloe vera. Actually ako before, ginagamit ko yung as in literal na aloe vera as natural remedy ko sa mga acne ko. Talagang pinapahid ko na siya ng ganun. And yun actually yung reason kung ba't nalaman kong buntis ako, yung aloe vera. Kasi every time na pinapahid ko siya noon, talagang naduduwal ako. And then yun pala, buntis na pala ako. Okay, I hope natulungan ko kayo guys sa video na ito in deciding if itutuloy nyo pa rin ba gumamit ng product na to. And just to give you knowledge na rin kung ano yung mga benefits sa product na ito. Again, wala akong any kind of intention or anything na bad intention for this product. I'm just really sharing to you my experience guys and just giving you my honest feedback for this. Thank you so much for watching and listening. See you on my next video guys. Have a good day everyone. Bye.